Find what you love and let it kill you. Let's say na-fulfill mo na yung financial goals mo, na-fulfill mo na yung mga ano mo na yan. Mm. So marami kang, yung about sa purpose mo, about dun sa fulfill, kasama yung sa fulfillment eh. Mm. Yung ganun klaseng lifestyle. Diba? Let's say, nakapag-travel ka na abroad, napunta mo na lahat ng gusto mo mapuntuhan. Mm. Napunta ka sa Switzerland, nakapunta ka na sa, nakapag-road trip ka na sa Europe, and then what's next? Di ba sabi ko sa Tune Up, I don't know if it's in Tune Up or RTC, that financial freedom or earning a lot of money is just the goal before the actual goal. A lot of people, they are just looking at financial freedom with the hopes that they will just lie by the beach para drinking mango retirement. Retirement mindset. Mm-hmm. Hindi ko gagawin yung pre. Si Warren Buffett, pare, ang tagal na pwede nag-retire nun eh. Mm. Tumataas pa ang net worth cut eh. Pero parang, di ba? Isa yun sa napansin ko, pre. Yung mga rich people, yung talagang tumutulong, ano, merong good cause, hindi sila nag-retire, pre. Namamatay sila on the job. So that's why totally nag-resonate sa akin yung quote na parang, find what you love and let it kill you. Malalim ka pa. Nagigets mo ba? Find what you love and let it kill you. Marami siyang pwedeng interpretation. Mm-hmm. Iba yung interpretation ko doon when I read it or kung nung na-stumble ko siya upon doon sa social media 6 years ago. And then, last year, nabasa ko ulit, iba na ulit yung meaning sa akin. Find what you love and let it kill you. Parang si Steve Jobs na namatay doing what he loves. Mm-hmm. Yeah, siguro nung final years niya is hindi na talaga siya nag, alam mo yun, hindi naman, do not take it literally na parang habang nasa office ka, bigla ka doon namatay, di ba? No. Pero I mean, yung retirement na word eh, that's the people that I want to attract. I don't want to attract people na gustong mahiga sa beach. Ayun yung ultimate goal nila in life. Di ba? How can you lie down sa beach na alam mong yung buong mundo merong problemang ganito. Maraming batang hindi nakakakain. Maraming batang walang or maraming pamilyang walang access sa good healthcare or sa education. Yes. Yeah. Yung buong buhay mo is iginugol mo para lang makapag-retire ka with that lifestyle. Pero I have not, parang don't get me wrong, wala akong ano doon sa mga taong I have nothing against them. Yeah, hindi ko sila tinitingnan as masama. Iba lang yung goal ko. Mm-hmm. Kaya that's why yung mga students ko, I always tell them, sa P4P, nagkaroon na ako ng session nito, financial freedom and time freedom is just the goal before the goal. Yeah. Mm-hmm. So, yumaman na kayo agad para magtulungan na tayo para doon sa mission natin, doon sa purpose natin. Thank you.